Gagawa tayo ng banana cake, my friends and friendship. Today's vlog is sari-sari lang. At dalawang banana. Or kung gusto niyong gawin na, kung maliit lang ang banana, gawin niyo ng tatlo or apat, okay lang. Pero huwag lang madami. Ay, insakto pala, oh. Pero itong may mga natin. Ito na siya. Aalsa pa ito, my friends and friendship. Punta po na ako sa store at bibili ako ng aking ingredients para sa paggawa ko ng fish sardines. Luto na ang aking Spanish sardines, my friends and friendship. Subscribe na! Good morning! Welcome back to my channel. It's Mama Ella Bulano. It's morning in the US and in the Philippines or what, kung saang lugar ay magandang umaga, magandang gabi at kung anong oras, anong magandang hapon. Basta, bumabati ako sa inyo at nagsasabing mag-ingat lang kayo parati. Nagising ako ng 6 o'clock, my friends and friendship. As usual, ay si Zoe pumasok na sa school. Today is Tuesday at kahapon wala silang pasok. Umalis na siya at kami na lang muna dito nang natira ni Papa. But si Papa Dudes ay nandoon pa sa room at nakahiga pa, hindi pa tapos ang kanyang pagdadayari. At tulog pa yung ibang tao, si Jarrell, si JR at saka yung daddy ni Grams. After na hinatid si Zoe sa school ay natulog ulit. Nakita ko kasi na may mga saging ako dito, mga na-overripe na. Kaya ito siya, my friends and friendship. Kaya ang gagawin ko nito, dudurogin ko muna. Gagawa tayo ng banana cake, my friends and friendship. So, today's vlog is sari-sari lang. And first of all ay, ito muna ang gagawin kong banana cake. Dinudurog ko lang ang dalawang saging, my friends and friendship. Sayang naman kasi, my friends and friendship, ang saging. Yung maitim. Kaya... ayan, dinurog ko na. At ang ingredients ng ito ay ito na, nahinalo ko na, my friends and friendship. Dito ay ito ang banana. At hindi pa ako nakakuha ng dalawang egg. Kaya kukuha tayo ng dalawang egg para i-ready ko doon at ihalo. Dalawang egg ang aking ihalo dito sa aking banana cake. Kinamog niyo itatapon, my friends and friendship, ang mga saging ninyong mga sira. Either saba or katundan o kung anong saging. Dudurugin lang niyo. Kaya ito ang 2 eggs at dalawang banana. Or kung gusto niyong gawin na, kung maliit lang ang banana, gawin niyo yung tatlo or apat, okay lang. Pero huwag lang madami. Dahil maglasang saging na lahat yan kung dumami ang banana. Pero sa akin, dalawa or tatlo lang ako. O kung pinapasobran ko na ng apat, ay maliliit lang naman ang saging. Tapos ay nilalagyan ko ng vanilla. Ayan ang vanilla. Pagkatapos ay 1/4 cup ng butter. Ito hindi ko pa na-i-mix. Hindi ko pa ito na isukat kung 1/4 itong butter, pero nandiyan na yan, naka-ready niya. At pwede namang margarine or kahit ano. At ito ang 1/2 milk. Ito ang 1/2 milk na ihahalo ko. At tsaka ito ang 1/2 cup of sugar ay nilagay ko na dito. At ang 1 1/2 cup ng flour ay dito ko rin nilagay, hinalo ko na sila. At dito ko na rin nilagay ang 1/2 tablespoon ng salt. 1/2 tablespoon na salt at 1 tablespoon na baking soda at 1/2 tablespoon ng baking powder. Hinalo ko lahat ang mga dry ingredients dyan at magsisimula na tayo. Dinuduro ko maigi ito, tapos iniiano ko pa pala ang butter. 1/4 lang ang kailangan ng butter. Ito 1/3, ito ay 1/4. Ito ang vanilla. At pwede ko nang ihalo dito ang vanilla sa saging. Okay, imimix mo naman all the ingredients. At tapos, ang butter ay susukat tayo dito ng 1/4 lang naman ang butter. Ay, insakto pala, oh. Pero itong may mga natitira, ito ay i-grease natin sa kanyang pan. Ayan. Meron ilagay itong butter. So, ihalo ko muna itong dry ingredients, my friends. Ito ang dry ingredients, ito ang flour, ito ang sugar, ito ang baking soda, at dito ang baking powder. Kaya pinanghalo-halo ko na yan, my friends and friendship. Kaya dito ko na i-mimix sila. Pero bago pala ang lahat, ay unahin ko muna itong egg. Ilalagay ko muna ito dito. At todo mix lang siya.
ganun lang naman ka-easy, my friends and friendship, ang ginagawa. At sa kapag naisa puso mo lahat ang mga ginagawa mo, ay madali lang. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Kahit sumubra ang ingredients, okay lang. Tapos pag inakala, pag sumubra, halimbawa ang salt, ay madyumalat, eh next time, gawin mo nang bawasan mo na. Sabi, ay parang matigas, sumubra yata ang harina. So, next time, bawasan mo harina, pero ito'y sukat na ito. Sinusukat na, kaya haluin ko na lang ito. Tapos ito, ihalo ko na yung milk dito, my friends and friendship. Mix all the yung mga wet ingredients. Mix mo. Hinahalo-halo ko lang ng maigi para umalsa ang banana cake. At ito ihalo din natin, my friends and friendship, ang butter. Nandito ng vanilla, my friends. Mix ng mix lang. Ihalo natin maigi hanggang sa parang lumapot siya. Hindi ko na ginamitan ng mixing, ng electric mix. Pwede namang haluin lang ng kamay. Yung ganito lang. Yung bang parang naglalaro ka lang. Gawin mo lang. Pwede mo nang gawin na dagdagan ng saging kung gusto mo. Pwede mo nang gawin tatlo. Ako kahapon, yung ginawa ko medyo madami-daming saging, ginawa kong apat. Pero okay ang result naman. Masarap. Ngayon, it's time na ihalo ko na itong sugar, ang flour, ang baking soda, at ang baking powder. Ito na ihalo ko na ng dahan-dahan lang. Huwag bigla-biglang ibuhos mo lahat. Ayan. Sige lang. Tapos ibibake ko lang ito ng 350. Magkakakain ka na ng banana bread or pag banana bread, ang gagawin mo ay iba naman ang measurement. Ito naman ay sa banana cake naman. Ihalo-halo lang. Haluin maigi natin, my friends and friendship. Wala namang mangyayari sa luto mong banana cake pag hinalo mo ng maigi. Dahil gusto ko yung maging malapot siya bago siya i-bake. At yung madudurog yung mga kung ano pang buo-buo. Pero bago ang lahat, ang harina ay sinasala ko muna. Baka may mga bilog-bilog, sinasala ko rin ang sugar, sinasala ko rin ang baking powder at ang baking soda. Hinahalo-halo ko yan sila. Hinahalo ko ang dry ingredients at saka ko na imimix ang mga wet ingredients at ihalo ko na pagkatapos itong mga dry ingredients. At sige, halo lang siya para maiwasan ang manamumuo. Ayan. Wala nang namumuo. Pwede na siyang isalang ito mamaya. Okay? So, mag-grease na ako ng aking baking tin. Ito ang aking baking tin. Kaya meron ako rito natin ng butter. I-grease ko lang dito para hindi dumikit mamaya. Pag naluto na siya, madali mo siyang ialis dito. Wala namang kaso kung gaano kadami ang ilalagay mong butter. Mas mabuti nga yan pag marami kang ilalagay sa baking tin na butter para malasa. Sayang naman kasi ito meron pa. Oh. May mga natitira-tira ka. Lilipat ko na po dito. Ito na siya. Aalsa pa ito, my friends and friendship. Ipipreheat ko muna yung oven. Mayroon pa ditong tuyo. Wala na. Ayan. Nasa 350 ko lang nilagay. At nasa 15 minutes lang siya. At maluluto na. Painitin ko muna bago ko ilalagay. Kailangan ipainit mo ang oven bago ka maglagay ng binibake mo. Habang nag-antay ka ng uminit, pwede ka magligpit-ligpit mo, diba, my friends and friendship? Habang inaantay mo na uminit ang oven, magligpit-ligpit muna para pagkatapos mo ng ano, tapos na wala ng alat. O kaya maghugas-hugas. Kaya walang nasasayang, my friends and friendship, sa mga saging dito pag ako ay pag
may hindi tinatamad na magluto. Akin pa pala namin mamaya yung gamot. Doon sa baleho siguro. Sa baleho. Pinupunasan ko na kaagad. Huwag niyong ipunin ang mga hugasan. Huwag niyong ipunin ang mga kalat. Pagkatapos mong magtrabaho, kung anong ginagawa mo, sundan mo kaagad. Sundan mo ng linis, sundan ng punas para happy. Dahil pag hindi ka naglilinis, dadami at dadami hanggang sa may irita ka na dahil marami ng tambak na hugasan at madumi pa ang mga table. So, ganun ang ginagawa ko, my friends and friendship. Antay natin ang pagpapainit. Ito, always na sinasanitize ko para malinis kahit hawakan mga garbage namin. Nag-garbage na nga siya pagkatapos pabayaan mo pang madumi ang kanyang labas. Okay. At ito naman ay nakaready na aking lulutuin para sa daddy ni Zoe. Kasi pag nagluluto ako ng pagkain, inaano ko rin siya. Sinasalihan ko rin siya at wala si Chanel na sa work. Tuwing nilabas ko ng aking, mayroon pa nga akong pandisal doon sa loob, mag-iinat. Mamaya paglabas ni Papa Dude. At yung humba ko, may natitira pa ako. Mahina kami, my friends and friendship, kumain dito sa bahay, lalo na kung mga pork, beef, mahina kami. Kahit fish niya eh, hindi namin nauubos. Iba kasi ang pakiramdam. Iba kasi ang ano mo, na parang nasasawa ka na sa mga lahat na kinakain mo dito. Yung naghahanap ka ng bago, pero wala ba? Wala namang ibago. Ganun ang ganun pa rin. Nga tayo, hugasan. Hindi ko ito hugasan. Anong ko lang at ilalagay ito ng mga ganit ko na hindi naman kailangan i-dishwash. Ay, ilalagay ko lang dito. Gasugasan ko lang. At ito, medyo may mantika siya. Kaya pinapatuluan ko lang mainit. At sinasabunan ko lang. At pang i-dishwash ko, baka maubos itong kanyang. Ano, pang gris ko kasi ito pang ano, pag nagbabarbecue din ako. Ganyan din ang aking ginagawa. Yung ito rin ang aking ginagamit kaya. Yan. Pinapatuyo ko lang siya din dito. At ito naman ay parang inaano ko lang. Inaalis ko lang ito. Dahil pag sa dishwasher, hindi kasi nauubos lahat pag hindi na. Kailangan alisan mo muna ng madumi. Kasi hindi nauubos ng dishwasher pag nandun nakakapit ang kaya mga matitigas na mga kanin or kung ano dyan. Ilalagay ko lang dito yan sa dishwasher. At mamaya ko na i-dishwash. Tapos ng lahat na kumain. At hindi naman gaano ko. Ito naman yun. Hindi naman madumit ko dahil inano ko lang ng oatmeal. At ito rin. No need ang i-dishwash ito dahil flour lang ang nilagay ko. Hindi ko yung sinabunan niya eh. Mga ito rin. Nagasan ko lang. At taong pa ito. Medyo may langis. Pero I don't need na ilalagay ko pa siya sa dishwasher dahil ang dishwasher kasi matagal matapos. Ito naman. No need naman siyang i-dishwash. At magluluto na din ako ng breakfast. Init muna tayo ng tubig. Kanina umaga pagising ko, yung mainit-init pang oatmeal na pinakain ko kay Zoe, may niloto ako. Kumain na kagad ako at minum ng gamot at kumain ng isang pandesal. Kasi matagal kasi si Papa pag lumabas. May mga alas 10, alas 11 pang kain niya ko ganyan. Kaya hindi na ako makapaghintay at umiinom ako ng gamot. Tingnan natin kung may kanin tayo. Ay, marami ko na kailangan na magluto. Inaalis ko pa sa saksakan dahil yung nagmo-moist. At pag nagluluto ako ng bacon, ay nagtatalsikan sa damit. Ay, siya nga pala, binigyan ako ng anak ko. Ganitong maanghang na, yung pag may sipon, pag bumabara, ang sarap, binili niya sa Taiwan, sa Korea pala, bango. Sarap sa ilong, lumuluwag ang bara ng ilong pag may sipon. Nilagay ko parati dito. Ayan, at akin na nga in-start ng cook nitong bacon para dito kay sa asawa ni Chanel. Tapos ito, ako naman ay magluluto dito ng tingnan nyo itong ating ano, hindi siya si Cindy. Siguro mahina na ang filter nito. Ayan, grapes. Ayan, pwede ko nang ihalo, my friends and friendship. Pwede ko nang ilagay, my friends and friendship, itong ating i-debate dahil tumunog na ng alarm na. Ayan. Ayan. 15 minutes siya, my friends and friendship. I-on ko yung light para makikita ko.
ano ang nangyayari sa loob. So, babalik ta rin ko na my friends on Facebook itong aking bacon. Handa rin ko na nga pala. Remotan ko. Yung blower. Ayan. Ang hilig kasi niya ng dahil ni Zoe, yung Francis sila ni Zoe. Yung Francis na bacon. Ito ay akin ang bagal sa akin. Parang yung kay Papa, inano ko na lang, sinama ko na lang yung kay Papa na egg. Apat na, talagang makonsumo talaga kami dito sa itlog. Siguro, 1 week lang namin ang itlog na isang ganyan, my friends and friendship. Yung isang ganan, ganyan. 1 week lang namin yan. Naman, eh, balik na rin natin para hindi siya masusunog. Kung umaga, medyo parati akong busy. Dahil ako lang ang tao ang sa kusina. Ayaw akong magpasali sa kusina. Na marami kami dahil hindi gaanong kalaki ang kusina namin na magsiksikan kami. Ito na ang breakfast ng daddy ni Zoe. Gusto mo pa saging? Isa lang. At si Papa Dudes daw gusto niya ang microwave at ayun yung sa kanya. Dalawang pandesal at saka egg din. Ano pa ba my friends and friendship ang breakfastin mo? Natural kaman na kinakain mo ang itlog. Dahil yun lang naman ang parating kakainin ng mga sa umaga. Wala namang magagawa eh. Si Jarrell, my friends and friendship, ay nagpapaluto. Mayroon siyang sariling egg. Binibili niya. Napapaluto ng 7 itlog. Itong brown ang kayang itlog. Kaya nga, organic daw to. May sarili siyang itlog. May sarili din kami. Yung sa akin, yung puti. May sarili din si Chanel. Kanya-kanya kaming bili ng itlog. Dahil yung mga itlog nila, para sa pagda-diet nila, nililaga lang nila. Yung sa amin naman, ay yun ang pang-araw-araw ng para sa lahat. Kailangan ang 7. 2, 4, 6, and then 7. Ayan. Lalagain ang 7 na itlog. Laga nga. Yan, lalagyan ko na my friends and friendship ng tubig. At iboboil ko lang siya. Yeah. Ayan, iboboil ko na siya my friends and friendship. Yan. At meron ako dito na minicrowed na banana din. Dahil gusto ni Papa Dudes. Init-init. Ayan. So, dyan na si Papa Dudes. Ano pa ng kanyang mga gamot. Saan si Papa Dudes? Ayan. Akin na, itapang ko na yung anong mga yan. Mm-hmm. Ito. Ano na gano'n? Iniputan ko po. Okay, say hi, Papa Dudes. Hi. Papa Dudes is saying hi to everyone. To my friends and friendship. Antay natin my friends and friendship yung niluto kong, yung binake kong banana cake. Papakita ko sa inyo. So, malinis ng aking kusina. Ayan. Nagpapakulo ako ng egg. Kahinaan ko na to. So, this is Mama Ella's life in the morning, busy. Sa morning, mamaya na wala na lang akong magagawa. Kaya napapaantok na naman ako niyan mamaya. Pero hindi ako mahilig magtulog my friends and friendship tuwing tanghali. Dahil pag na-observahan ko, pag natutulog ako pag tanghali, ang haba ng tulog ko, nagigising ako. Parang ang lungkot at saka parang ang sakit ng katawan ko. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako natutulog. Kung ano-ano lang ang pinagagawa ko para ma-enjoy ko naman na hindi ako makatulog. Pero balak namin ni Papa Dos, pick upin namin ang gamot namin doon sa aming pharmacy. Kasi na-order ko na yun mga 1 week ago at ready to pick up na. At pag hindi yun na-pick up, ay babalik nila yun sa counter. Kaya tumawag ako kaninang umaga sa kanila. Kaya sabi ko, pipick upin namin ngayong araw. At nag-order din ako ng aking Trilogy, yung pang-spray ko sa aking... sa ano ba yung Trilogy? Ano ba ang ano ng Trilogy? Hika ba yun? Sa asthma. Pero wala naman ako. Light lang ang asthma ko. Every time na mag-allergy season, doon nag-trigger ang aking pag-ubo. At saka yung bang, yung nagbabarang ilong, kaya yun ay maganda ang Trilogy. Yun ang in-spray. At parang naging maintenance ko na my friends and friendship yun. Yun parati ang sakit ko yung sipon at ubo at pahos. My friends and friendship, nai-off ko na ang oven at luto na ang ating
banana cake. Ayan siya. Okay, ilalagay ko doon sa table. Meron akong sapin, pero natamad akong kunin pa doon. Oh, ayan. Papa, oh. Sarap, ah. Yeah. Tara, kain na tayo. Ang sarap. Mas masarap pa sa mga binibili. Tingnan mo mga texture, oh. You want some? Ha? Nilagay ko dito. Para matakpan. Mas masarap ito pag nilagay sa ref. Kasi medyo matigas-tigas siya nga. Malamig. Ang dami na pang na... Ang dami ko ng kangkong. Pwede na tayo mag... Luto. At saka... Yung kamote, maraming talbos. Ngayong araw ay... Gagawa din ako ng para ulam namin. Ng fish sardines. Fish sardines. Bukog na ako. Ito, Papa Dudes. Hindi mo inubos? Busin mo. Sayang tapon. Punta muna ako sa store at bibili ako ng aking ingredients para sa paggawa ko ng fish sardines. Yung ala style na bangon sardines din siya. Without tomato sauce. Kundi ang ihalok lang is olive. Kay mamaya na my friends and friendship. Kararating lang namin, nagbili ako ng paper towel at ito yung side, yung ano ko, yung fish na gagawin kong sardine. Diyan lang yan. At ililigpit ko dahil tingnan niyo my friends and friendship. Nag-aantay sa akin ang mga friendship ko ng mga plato. Kaya, ano ko muna ito para ma-dishwash. Always. Gagawa tayo my friends and friendship na ng sardines. Spanish sardines style ang gagawin natin. Ayan. So, ilagyan ko ng konting salt at yung black pepper. Tapos, laglagyan ko ng kaunting salt, ng kaunting vinegar. Yan, para mawala ang langsa. Dahil hindi mo talaga maiwasan na ang fish talaga malangsa. Ayan. At of course, ang hindi mawawala, ilalagyan ko talaga siya ng kaunting sugar. Okay. Tinatansya-tansya ko lang. Yan lang. At nawawala ang langsa pag may suka. Then paglalagay tayo ng chicken or seasoning. Wala na pala akong chicken or, konti na lang. Bay leaf. At lalagyan natin ng paminta, corn. Of course, lagyan ko ng luya. Okay, so ilalagay ko na ito muna sa aking pressure cooker at para iayos ko doon bago ko ilagay yung mga ibang ingredients. Lalagay ko siya dito sa aking pressure cooker. Mga 1 hour and 2 or 2 hours ang kanyang pagluto. Para lalambot at lalambot ang kanyang mga, pati yung mga tinik. Lagyan natin ng tubig. Ang paglagay ng tubig ay yung bang, yung pantay lang sa fish. Para yung bang papawan. Ito, paapawan sa fish. Okay.
My friends and friendship, hinaluan ko ng bawang na siya doon. At itong pickles ay aking ihahalo sa loob. Ang pickles. At imimix ko itong olive. Ay, tigas. Ayan. Olive. Jumalat-alat palang olive na to. Ayan. Ilalagay ko dito my friends and friendship ang carrots sa ilalim. Chagat-chagat lang my friends and friendship ang paggawa. Basta matyagat lang eh. Lagyan natin ang oyster sauce pa. Hindi ako nakabili ng oyster sauce kanina. Ayan. Ayan na ang salt. Lagyan ko ng bitsin. Lagyan ng bawang. Anong bawang? Lagyan ko ng bawang. Ayan. At ko ay maglalagay ng olive. Ito muna. Kanyang tubig. Okay. Masarap kasi pag maraming olive. Isasalang ko na ito. Wala kasi ako my friends and friendship ng sili na maanghang. Ito na lang ilagay. Hindi na masyado maanghang ito eh. Pero lagyan ko pala ng bell pepper. Kasi meron akong bell pepper. Dagdag aroma pa to. Ito na my friends and friendship. Nakasalang na itong ating fish sa Spanish sardines. Kaya nakasalang na siya. At pag tumunog na yan, ay magbibilang na ako ng 2 hours na kailangan i-pressure cooker. At ito pa yung ulam namin kagabi. Yung munggo na ginisa sa baboy, sa ribs, at saka inaluan ko ng chicharon. Masarap siya my friends and friendship. Kaya nabi ko sa ref para hindi masisira dahil alam naman niyo ang munggo madaling masira o diba? Ang munggo ay nasisira ng madali dahil sobra. Dahil lalo na may kamatis akong nilagay. Kaya abangan na lang natin my friends and friendship. Yung mga wala pang... Luto na ang aking Spanish sardines, my friends and friendship. At alam niyo, ang lambot pati ang kanyang tinik. Wow! Hindi ko na kailangan mong tinikan mo pa. Ang sarap. Ang sarap sa kanin na mainit. Sarap. Delicious. Wow! Walang tinik. Kaya na tayo my friends and friendship. Malapit lang kayo, patikman ko sa inyo yung luto kong Spanish sardines. Masarap. Ang lambot ng kanyang inik. Next time, bangus ang akin gagawin. Ito lang kasi ang available ko dito, my friends and friendship na isda. Yung nabili ko kahapon, yung spad, parang galunggong na malaki. Kaya kaya sa muli natin pagkita my friends and friendship sa next vlog. Don't forget to subscribe. Shout out sa inyong lahat. At ingat lang kayo parati, lalo na ngayon at bulbagyohin sa atin sa Philippines. Always take care. Bye-bye.